Sa pagbabasa ng Banaagat Sikat, matutunghaya ng mga magbabasa kung ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang estado at lagay ng mga empleyado noon at ngayon sa Pilipinas. Itong pagsusuri na ito ay magbibigay ng sosyolohikal na impormasyon ukol sa mga manggagawang na pagkakaita ng karapatan. Nakaraang taon ng 2018, ay nagkaroon ng isyu patungkol sa mga trabahador ng North Asia kung saan sila nagreklamo dahil sa hindi pagbigay ng sahod ng pantay-pantay. Isa pa rito ang mga OFWs o ang Overseas Filipino Workers dahil sa pagkakaroon ng pag-ibig na magkaroon ng magandang buhay ang mga anak. Ang mga magulang ay nangingibang bansa dahil mas malaki ang sahod kaysa sa sariling bansa. Ngunit hindi alam ng lahat na bago ka magkaroon ng sahod ay maraming bagay muna ang pagdadaanan. Ang mga malulupit na amo, pagkaulila sa mga anak, asawa o pamilya. Pababayaan na lang ba natin na ang usisya mismo ang bulag? Ang kasaysayan ng ating bayan umiikot lamang sa nakalipas. Ang mga maling nakasanayan at walang pagbabago, kaya naman walang pag-usad sa naturang bayan na dapat ay minamahal at inaalagaan. Ang dila ng tao ang pwedeng magpinta ng hindi makita ng tao. Maraming bagay ang pwedeng baguhin at depende na sa'yo kung ano ang babaguhin mo. Sa Banaagat Sikat, ipinakita na si Delphin at Felipe ay may kamalayan sa lipunan. Lalo na sa kawalan ng hustisya sa mga manggagawa. Kayo, ano ang kaya niyong gawin?